pa ho ako maalala pero gusto ko sanang humingi ng tawad kung ano man yung nagawa ko sa inyo. Hayaan mo na lumigahi si Camille. Hayaan mo na siya maging masaya kay Rafael. Hayaan niyo ayusin ko yung gulong ginawa ko. What's the point of going there then? I'm here to help you! Kung gusto mo talaga akong tulungan, pahayaan mo akong maghanap ng mga sagot. Not unless may tinatago ka sa akin. Wala! 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 Do I do, Ma? I don't wanna lose Marco! That's normal! Siguraduhin mo, may alas kang pinanghahawakan para hindi mabunyag ang lahat. Camille, pag may nalaman kang hindi maganda tungkol sa akin, sana huwag mo muna akong husgahan. May papagawa ako sa'yo. Yung lalaki, takutin mo. Kilala mo yung dumukot sa akin? Andito lahat ng prueba ng atraso ko sa kanya at ng atraso niya. Kasi alam mo, kung balang araw, kailangan ko sabihin yung totoo. Anong ginagawa mo dito? Nakapag-file na ako ng Declaration of Reappearance. Is that all? Baka pwedeng makapag-usap tayo, Mrs. Cabrera. Camille, ang dami ko kasing gustong itanong sa'yo eh. Kailan tayo unang nagkita? Kung paano, kailan mo ako sinagot? Kailan tayo kinasal? At saka kung paano ko kayo nagawan lokohin ni Bianca? Please, Camille, please. Please. Hindi pwede. Hindi na pwede. Sana naman naiintindihan mo ko. Camille! Mr. Saison! Marco! We are better off na ito lang ang natatandaan mo. Na naging asawa mo ko minsan. Na minahal kita minsan. Niloko mo ko minsan. At kung pag-uusapan pa natin kung ano yung namagitan sa atin noon, mauukat lang ang lahat ng sakit na dinanas ko dahil niloko mo ko, dahil naniwala ako sa'yo. Goodbye, Mr. Saison. Rafael? Mahal? Nagpunta dito si Marco. Si Mr. Saison. Nag-file na daw siya ng Declaration of Reappearance. No. He left already. Mr. Saison! Marco? Hindi yung ba talaga ako naaalala? Teacher ka ni Julia. Teacher Cheryl. Oo. Teacher ako ni Julia. Pero magkaibigan na tayo. Noon pa. Nung college, sa Dumaguete. Classmate ako ni Camille. Co-teacher niya ako sa Holy Child. Alam ko ba ang kwento niyo? Alam ko lahat na nangyari sa inyo. Saksi ako doon. Cheryl? Excuse me, I have to go. I need to prepare for my next class.
Wala, wala. Wala to. Cheryl, ano ba talagang problema? Meron ka bang gustong sabihin sa akin? Bukod dun sa pag-resign mo? Wala, wala nga. Parang ba ako hinahanap? Kasi iniisip ko lang yung sinabi mo sa akin kanina. Yung mag-resign ka na. Kasi, ano ba kasing kailangan mo para makumbinsi kita na huwag na mag-resign? Nakausap ko na si Rafael. Hinihintay na lang niya yung resume ni Jonas. At ikaw, kailangan mo ba ng mas malaking salary, mas mataas na salary? Sabihin mo lang sa akin, pwede naman nating pag-usapan. Kailangan ba siya ng bakasyon? Ano? Cheryl, sabihin mo lang kasi sa akin, kung ano man yung problema, tutulungan kita. Sir, tumawag pala dito kanina si Ma'am Bianca, hinahanap po kayo. Nasa school na ako ni Julia kanina. Alam mo, Aris, may nakausap akong teacher kanina. Nagpakilala siya sa akin. Kaibigan daw namin ni Camille nung college kami. At alam niya yung kwento naming dalawa. Ayaw akong kausapin ni Camille. Paano kaya kung siya yung kausapin ko? Sino pong teacher? Si Cheryl. All this time, nagkikita kami. Pero hindi niya sinabi na magkakilala kami dati pa. Siguro marami pang iba dyan na matagal na akong kilala. Pero sumakay lang sa gusto ni Bianca na manahimik. Pauwi na ako, mahal. Ikaw. Mahal, meron pa ako isa pang meeting eh. Sa bahay na lang tayo magkita mamaya. Ay, oo nga pala. Meron na akong posisyon na naisip para kay Jonas. Doon siya sa marketing na CGC Green Electric. Pakisabi na lang sa kanya na mag-submit siya ng resume niya sa HR. Salamat, mahal ah. Pero parang ayaw ni Cheryl eh. Ha? Bakit daw? May pakiramdam lang ako na sinasabi lang niya na trabaho ni Jonas ang dahilan para makapag-resign siya. Inoferan ko na nga siya ng increase eh, at kung ano mang gusto niya. Pero buo na ang desisyon niya. Ah, baka naman, mahal, meron kang nasabi na dinamdam niya. Ha? Mahal, wala. Wala naman kayong pinagtatalunan eh. At saka okay naman ako sa trabaho niya dito eh. Ewan ko nga ba't nagkakaganon yun. Nag-aalala nga ako, mahal eh. Parang may mabigat na pinagdadaanan eh. Sige, sige, mahal. Pag-uwi ko na lang sa bahay, pag-usapan na lang natin kung paano natin sila matutulungan, okay? Sige, mahal. Magkita na lang tayo mamaya. I love you. I love you too. Bye. Ano to? Anong ginagawa niyo? Nay, Tay, alam ko mabibigla ko kayo, pero aalis na ko tayo ng Maynila. Bakit? Yung sakahan namin sa Cagayan, sa akin na po pinapaayos ng mga magulang ko. Yun ab muna daw po ang atupaging ko. Medyo malaki-laki din po kasi siya eh. Pero paano ko? Yung pagdadialysis ko? Tay, meron naman hong dialysis center doon tsaka ospital, kaya huwag na ho kayong mag-alala. At tsaka meron na ho akong eskwela na mapapasukan doon. Ayoko na po kasi talaga dito sa Maynila eh. Ayoko na po maulit yung nangyari kay Jonas. Hindi siya magsasalita kay Camille. Si Marco naman ang nilapitan niya. Aris, may papagawa ulit ako sa'yo. Puntahan mo yung babaeng yun.
Bahay ka ba? Pwede ba ako pumunta dyan ngayon? Oo naman. Kailangan natin mag-usap. Kung ano man yung problema mo, pag-usapan natin. Hello? Shit, nakaalis ka na ba ng bahay? Oo, nag-aabang lang ako ng masasakyang jeep. Kapag nasa labas ka na ng subdivision, i-text mo ako o i-miss call at ipapasundo kita. Okay, sige. Maraming salamat po, Mayora. Walang anuman ka, Miguel. Basta huwag kayong mahiyang lumapit sa akin kung magka-problema uli ang irigasyon, ha? Salamat po, Mayora. Sige. Salamat po. Ingat, ho. Basta pag may problema, balik-balik lang po, ah. Bye. Ay. Napagod ako. Okay lang. Basta happy ang mga taga San Vicente. At happy ka din naman, Mother. Of course. It's my reason for being right now. Bukod sa pestihin ko yung si Rafael Cabrera. Siya nga pala. Wala ka na bang naririnig sa Love Quadrangle? Parang tahimik sila. Eh, after ng pasabog ninyo, Mayora, nag-file daw itong si Marco ng reappearance sa korte. So, padideclare na null and void ang kasal ni Rafael at ni Camille. Ganun din si Marco at si Bianca. O, teka muna. Eh, bakit hindi ito pinag-uusapan sa society pages? Isang malaking iskandalo ito. Baka po tira na ba akong i-hush-hush? Hush-hush your face! Hindi ako papayag, ano? Kaya nga inorchestrate ko na malaman ni Marco ang sikreto nila para magkagulo, mapag-usapan, magkahiwalayan. Sayang naman ang scope of the century. Mother, yaman din lamang na pinagkaabala mo na ang big reveal sa kanila. Bakit hindi pa ikaw ang magpasabog sa madla? Tawagan mo si Maureen. Yung columnist ng Manila's Glitterati, akong kakausap sa kanya. Sweetie, time to go to sleep. Doon na lang po ako kinalala matutulog, Mami. No, sweetie, kasi may sakit si Lolo mo. Kailangan niya magpahinga. Pero sabi nila, okay lang ako matutulog doon. Please. Ma'am, papunta po siya sa bahay ni Camille. Sundan mo! Okay, sige, sweetie. You sleep there na lang tonight, okay? Okay. Okay. Good night. Sweet dreams. Okay. Good dreams to Mommy. Punta ka na dun. Bye!
Bye. Close the door. Okay. Entrance na ako ng subdivision nyo in 5 minutes. Mahal, pauwi ka na? Malapit ka na? Kasi nag-text sa akin si Cheryl. In 5 minutes daw, nasa labas na siya ng subdivision. Baka naman madaanan mo, isa kayo muna. Sige, mahal. Okay, mahal. Thank you, bye. Wag! 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 Wala! Wala! Sumundo! Wala! Ay, wag! Wag! Ito! Sa'yo na to! Sa'yo na to! Ito! Papinis lang to! Sir, yung babae, hinold up yata. Kailangan madala sa ospital. Si Cheryl? Cheryl? Cheryl! Tulungan niyo ako, dali natin siya sa ospital. Dandan. Dandan. Salamat. Marco. Halika na. Marco. Vanilla ice cream tsaka cherries. Ilabas nyo ha, kasi paborito ni Cheryl yun. Hello, mahal. Saan ka na?
mo? Sir, hanggang dito na lang mo kayo. Nasaksak po siya. Ano? Nasaksak mo si Cheryl? Di ba sinabi ko sa'yo, sundan mo lang siya. Takutin mo. Wala naman po talaga akong balak. Pero nagsisisigaw po siya eh. Tapos tinapon niyo po yung gamit niya sa akin. Kinukuha ko na. Pero may hawak siyang kaya niya ibigay. Naginala ako. Pinilit ko makuha. Natanggal niya yung bonnet ko eh. Natarantara po ako. Nasaksak ko siya. Pero hindi naman po siguro malabuhay yung tama ko sa kanya. Are you sure? Siguro? Ito pa yung dala niya kanya ibigay. Sige, umalis ka na. Tatawagan kita bukas. Basta manahimik ka na muna. Sige na. Nurse, excuse me. Saan po yung operating room? Ma'am, diretso po kayo dyan, tapos kaliwa. Tapos natanggap ko pa yung text na malapit na siya sa village. Paano daw siya na-hold up? Ha? Paano daw siya na-hold up? Sino maglalakas sa loob? Malapit na lang sa presinto yun, ha? Anong sabi ng mga guard natin? Meron ba silang nadinig? Meron ba silang nakita? Ha? Tinawagan ko na yung barangay, yung mga polis, yung homeowners association. Merong CCTV dun sa area. Pinaretrieve ko na yung mga video. Okay? Si Jonas. Paano ko ba sasabihin sa pamilya ni Cheryl to? Marco, niyo ba talaga ako naaalala? Na magkaibigan na tayo. Classmate ako ni Camille. Alam ko ba ang kwento niyo? Alam ko lahat na nangyari sa inyo. Saksi ako doon. Doc,
kayo ba ang kamag-anak ng pasyente? Hindi po, kaibigan ho niya ako. Yung asawa ko po yung kinagdala sa kanya dito sa ospital. Tinawagan na namin yung asawa ni Cheryl. Papunta na daw siya dito. Dok, kamusta na si Cheryl? Camille? Jonas. Ang asawa ko. Dok, siya yung asawa. Dok? Ako ang attending surgeon ng pasyente. Sir, your wife has a stab wound in the abdomen. Unfortunately, tinamaan ng kanyang abdominal aorta. She lost a lot of blood. And we did what we could. I'm sorry for your loss. Excuse me. Dok. Cheryl! Cheryl, di ba? Sinabi ko sa'yo, huwag kang aalis ng bahay! Ang tigas ng ulo mo eh! Cheryl! Cheryl! Dadali na muna sa morgue si Cheryl. Then, kukunin siya ng NBI para sa medical legal for the police report. Tatawagan na lang tayo kapag ililipat na siya sa funeraria. Ako na lang mag-aantay dito. Ako din. Camille? Sige na. Magpahinga ka na. Rafael? Salamat ah sa pagdala mo dito sa asawa ko. Sandali. Strength tomorrow dahil aharapin mo yung staff mo sa school. Pati na rin yung pamilya ni Cheryl. Pinapunta dito, mahal. Pero kasi parang meron siyang importanteng gustong sabihin sa akin eh. Mahal, hindi naman natin alam na mangyayari to eh. Hindi kaya to konektado dun sa dahilan kung bakit gusto niya mag-resign? Sabi naman niya sa akin, mahal, wala siyang problema. Sana pala, hindi ako tumigil sa kakatanong kung ano yung problema niya. Sana pala nalaman ko man lang kung ano yung gumugulo sa isip niya. Kasi kung nalaman ko lang, hindi sana natulungan ko siya. Sana pala pinusundo ko na lang siya, ano? O kaya, sana pala ako na lang yung pumunta sa kanya. Sana pala pinagbabukas ko na lang. Oh!
Huwag mong sisihin ang sarili mo, mahal. Wala kang kasalanan. Hindi mo alam at lalong hindi mo gusto ang nangyari. Best in school today, okay? Grabe. Walang awang pinaray. Sino kayong kumatay nun? Wala namang awang pinaray. Walang awang. Walang talaga. Walang hiya talaga ng gumawa. Wala ka kung ano. Totoo yung balita na yun. Ano nangyari sa niya? What's happening? Hindi niyo pa po ba nababalitaan? Ang alin? Si Teacher Cheryl po, patay na. She's dead? Okay lang po ba kayo? I'm sorry. She was very good to my daughter. Sinabi ba nila kung paano siya namatay? Na-hold up po siya kagabi. Nasaksa. I said, Mommy, Teacher Cheryl is dead. It's okay, Cheryl to. Napakabuting tao nun sa'yo. Sa akin. Eh, para ko na rin nalakin eh. Alam na ba ng tatay niya? Masakit para sa isang magulang to. Hindi ko nga ho alam na eh kung alam na ng tatay niya eh. Kaya nga ho pupunta ako sa punerarya ngayon. Kasi si Jonas uuwi naman ho siya. Kailangan ko pa nga ho pumunta ng school para kausapin yung mga staff namin. Rafael, wala bang police o kaya kwardya man lang sa labas ng subdivision ninyo? Nay, ngayon lang nangyari sa amin to eh. Pero ipinakuha ko na yung mga nakunan sa CCTV. Inaantay ko lang yung mga taga-barangay. Oh my, I can't believe this. Bakit ito nangyari? I came as soon as I heard. It's terrible. How are you holding up? Sobra talaga to. Sobra! Sobra talaga, Mare. Hindi dapat ganyan na nangyari kay Cheryl. Napakabuting tao ng batang yun. Cheryl? Yung friend mo sa school? Anong kinalaman niya dito? Nahula po si Cheryl sa labas ng subdivision kagabi. Wala na ho si Cheryl. Namatay na ho siya. What? I'm so sorry. Akala ko, alam niyo na. Bakit kayo napasugod dito? Ano ba yung sinasabi niyo kanina? Ito yung pinunta namin dito. It's already out. Behind the Pueblo Verde Green Homes is apparently more than just business partners. Buenaflor's heiress, Bianca Buenaflor Saison, is married to Marco Saison, who is also married to Camille Cabrera, who is married to Cabrera's heir, Rafael Cabrera. Si Julia. This is unbelievable! Cheryl is dead, and now this? At
at hindi man lang nila ako tinawagan to find out our side of the story. You know what? This is malicious. This is intended to create a scandal. Luisito, call our lawyers. Magpapa-press con tayo. Calm down, Helen. Kapag pinatulan mo yung issue niyan, lalaki lang yan. Hindi pe pwede. We have worked so hard to make our name respected. Hindi ako papayag na ganun-ganunin lang nila ang pamilya natin. I think that is right. Huwag na muna natin patulan. Bukas meron din naman lalabas na bagong news. Makakalimutan din nila kagad yun. Ako kahit anong gusto ninyong gawin, okay lang ho sa akin. Pero pasensya na ho kayo. Kailangan ko ho pumunta ng punerarya ngayon at kailangan ko po pumunta ng school para kausapin yung staff namin. Anak, sasamahan kita. Halika, nanay. Halika, nanay. Wait, you cannot leave. Huwag ka munang pakalat-kalat sa labas at baka iharas ka lang. Helen naman, nangyari naman lahat yan without us knowing na buhay pa pala si Marco. And we're already doing something about it legally. Kaya kumalma ka. Don't make a mountain out of a molehill. You call this a molehill? This is a disaster! A big, fat, stinking disaster! I'm sorry ho, Mommy, ha? Pero kamamatay lang ho kasi ng kaibigan ko ngayon, eh. Sa napaka-brutal na paraan. Ano ho bang dapat gawin ko dyan sa balita na yan? Ano ho dapat kong sabihin? I-deny ko? Eh, totoo naman ho. Pasensya na ho kayo, pero mas importante ho itong gagawin ko ngayon. Bianca, it's out. What? It's on page 6 of the Nationalist. Ikaw, si Camille, si Marco, si Rafael. Sumabog na yung kinatatakutan mo. Paano? Sino naglabas? Well, it's definitely not me. I'm worried about Julia. Nasaan kayo? Eto, nandito ako sa school. Kakahatid ko lang sa kanya. Balikan mo si Julia. Iuwi mo siya kaagad dito. Baka may magkamali magchismisan dyan. Malaman pa nung bata. I know she has to be with her friend now. Pero, forgive me for saying this. Patay na yun! Wala na tayong magagawa! Eh ito, buhay tayo. And we are enduring this scandal. Ikamamatay ko rin to, Luisito! Tumigil ka na nga, Helen. Let them be. Kung sila nga hindi apektado, dapat ikaw rin. Relax. Thank you.
need to knock first. I'm sorry, Mommy. I'm just going to show you this. Very good, sweetie. Sige, you continue lang practicing your writing outside, okay? Susunod ako. Your daddy's gonna be very proud of you. Okay? I'll see you later. Magandang umaga. Magandang araw ho. Ikaw ang may-ari nito, Mr. Marcos Tyson? Ako nga ho. Ako nga pala si Roy Salvatera ng Philippine Eagle News. Pwede ka ma-interview? Tungkol mo saan? Tungkol ito sa Lobasa, The Nationalist. Totoo bang asawa ka din ni Camila Cabrera? Yung asawa ni Rafael Cabrera? Saan yun nalang? Pasensya na, pero magsasarado na ako. Sandit lang naman. Gusto ko malaman side mo. Sige na po. Gusto ko malaman interview lang. Gusto ko malaman side mo. Sino ba ang kabit? Ikaw ba si Rafael? Sige na po. Isang interview lang. Sige na, sir. Sa interview lang, sir. Malis na kayo. Sige, sir. Sa interview lang. Sige na. Gusto ko malaman ako totohanan. Sige na po. Sandit lang po. Sige na, Mr. Tyson. Sa interview lang. Hello. Bianca, ano nangyayari? May mga reporter na pumasok dito sa shop tapos gusto akong interviewin. May nag-leak sa mga press. Aalamin ko kung sino at mananugot sila sa akin. Nasaan si Julia? She's here, at home. Sige, uwi ako dyan ngayon. Yes? Ma'am, nasa baba po si Aris. Pinapatawag niyo daw po siya. Oo, sige, sige. Lalabas na ako. This is Raf. Alex, I have a favor. I'm looking for somebody na taga dyan. Yes, I have a name, yung barangay, and I have a picture. Sana, isi-send ko sa'yo mamaya. Okay, Alex, maraming salamat. Alright, bye-bye. Po? Namatay po? Paano? Hindi naman. Sigurado po kayo? Oo. Ma'am, nakapatay po ako. Hindi ko sinasadya. Alam ko. Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Eto. Kunin mo. Mag-move on na tayo. Wala na tayong magagawa. Nangyari na yung nangyari. Kunin mo. Sige na. Pagdating na si Marco, umuwi ka na. Tatawagan kita kapag kailangan na kita ulit. Sige na! Okay. Wow, edi maayos. Sige. Thank you, bye-bye. Congratulations, Mayora. Ayan, nagpapasalamat si Maureen doon sa ibinigay na scoop mo. I'm so bad. But I love it. Pero hindi lang yan, ha, Mayora. Part 1 pa lang yan. May kasunod pa. Kasi inimbestigahan ito ni Maureen at nalaman na honest mistake pala yung pagpapakasal nila sa isa't isa. Kasi pagkakaalam nito ni Camille, ito si Marco ay patay na. Ngayon, si Marco may amnesia. Hindi lang inilabas lahat sa issue kasi para, alam mo yon, may pabitin at may paingay. Amnesia at
sinakyan naman nila yon. Ano ito? Nobela sa libro, pelikula, soap opera? Totoo ba yan? Eh, may mga proof daw si Maureen. Kasi nakita niya na nag-file ng declaration of pre-appearance. Ito si Marco. At may kalakip itong medical certificate galing sa psychiatrist na tumingin sa kanya. Kaya totoong may amnesia, Mayora. Totoo. Ferdy, hindi ako makakaabot sa ganitong posisyon kung hindi dahil sa guts ko. And my gut is telling me na hindi totoo yan. There is something wrong. I need to talk to a psychiatrist. Yung doktor na pumirma ng medical record ni Marco. Kailangan nyo ba talagang gawin to, Mayora? Nauubos ang oras nyo dahil sa obsession na yan, ha? Dati kay Rafael lang, ngayon sa apat na. Anong gusto mo? Sa'yo ko ubusin ang galit ko? Kayo naman, Mayora, suggestion lang. Ito na, gagawin ko na po. Tatawagan ko na. Dami pang salita eh. Mahal. Mahal. Ano? Nanggaling na ba yung mga taga-barangay dito? Na-identify na ba nila? Ito nga, Mahal eh. Pinapanood ko. Binigyan na nila ako ng kopya. Kaya lang, malabo yung kuha nila eh. Hindi mo makilala. Pero, merong kuha doon sa babaan ng jeep na merong sumusunod sa kanya. Halos same build lang katulad nung nang-hold up sa kanya. Pinapatrace ko ngayon, tsaka hinahanap ko sino yung mga kasabay ni Cheryl na mga pasahero doon sa jeep. At sino man siya, sana mahuli na siya, wala siyang kaluluwa. Gagawin ko ang lahat, Mahal. Para malaman natin kung sino talagang gumawa nito kay Cheryl. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!